ang sabi mo daw, every araw iinom. Pero, yung ginawa ko kasi ganito, sabi mo, huwag akong iinom na hindi ako masaya. At ano, paano ako magiging masaya? Nang isip ko magpasalamat. Bago ako uninom, magpapasalamat muna ako ng sampu. Pagdaramdaman ko na ako ay masayang-masaya na sa mga pinasalamat ko. Tsaka pa lang ako iinom dito, naramdaman ko agad iba eh. Pagka-inom mo, 30 minutes pa lang, uhaw ka na, parang gusto mo lang uminom ulit. So, sabi mo, wala akong overdose, pero sabi mo, every hour. Eh, ang ginawa ko, magkakuha ko inyong dalang, parang overdose eh. After ko siguro ng 4-5 intake, inantok ako, nakatulog ako, dali-diretso. Siguro mga 4-5 oras. Pag isang to, oh na naman ako, inom ako. Kada inom ko, naglalabas ako ng problema na hindi ko kayang i-describe. Pangit na problema na ngayon ko lang siya nakita ever. Yung problema na may nana, may train, may baka, may building, may statue, may monument. Dando na lahat. Palagang na, inalabas daw niya. Siya yung tipo yung nagkwento nung after waking up sa morning, talagang tumulang daw siyang ganun, labas talaga daw isang takot daw na problema. Na hindi niya mawari kung ano. And sabi ko sa kanya, that is your cancer getting out of your body. Ang nangyayari sa kanya ganito, every time that you take it without stress and take it with happiness, sa isang side lang ng healing, ipupunta ang lahat ng butil na iniinom niyo. Pag tinake niya nang hindi kayo masaya, malungkot kayo, o di kaya sakto lang, pumunta yan sa kabilang side, sa inflammatory side, nakaaksayan niyo yung araw na yun. Makakaramdam kayo ng healing crisis, yun ang naramdaman ni ate. Healing crisis, kaya may pain. Pero what if you can heal without pain? When you take it happily, habang iniinom niyo po the way she did it, wala kayong mararamdaman ni isang pain. Yan. Ang nararamdaman nyo lang, healing all the time. After 3 days, your disease is gone. Your cancer disappears. Kasi bakit? Hindi na makakapanganak pa ang cancer mo. Kasi bakit? Laging present si natural killer cells kasi laging kang masaya. 30 minutes pa lang, iinom ka na ulit. Based on your happiness, yun. So, yung sabihin, guys, sa mga gusto ko lumalik, hindi nagmamatter kung ilan ang iinumin mo. Ilan ang gusto mo. Nagigets nyo ba? Yes. Ilan ang gusto mo? Ilan ang gusto na makakabuti sa iyo? Before you take it, put every inch of love in there. And when you have certain areas sa katawan na gusto mong ayusin, ang sarap-sarap gawin ito. Halimbawa, meron kang bungol somewhere sa dede. No? Siyempre, habang nakikita mo yan, nakaka-stress. Tama ba? Walang gumagaling na pasyente ganito, ha? Yung kagalising araw-araw, ito ka. Kamu sa likay mo, ba't 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 walang gagaling na gagaling. If you really wanted to heal, remove everything from your head and focus only on what you really wanted to heal. Huwag mo lang intindihin niya mga bungkol mo. Then, ito nga, if you really wanted to speed up, gawin mo yun. Pag ino mo lang ganun, after mo say thank you, when you drink, imagine what your body wants to do with the one that you drink. Think it going exactly where you wanted it to go. Focus your healing there. In a whole day, think about that, and tomorrow, makita mo bang liit na ng bungkol mo. Yung isa kong pasyente, iskuin mo sa carcinoma, ganyang kalaki yung bungkol nito. Stage 3. No? Sa'yo mo lang sumubok noon. Di yun na kanilang clinic na nakatid dito. Ginawa niya yun. Ako po, pagbalik ko, nag-testimony. Nag-testimony na kanilang, di pa magaling ha. Gusto niya magsalita. Nagsalita. Nakakita kasi mo marami kung gano'ng kalaki. Sa loob lang po ng isang linggo, yung ganyang kalaki, gano'ng kalaki. Kaliit na. Sa loob ng isang linggo, hindi nagawa ng chemotherapy sa kanya, hindi gawa ng radiation, hindi nagawa ng kahit anong gamot. Pero bakit sa loob ng isang linggo, yung dating malaki-laki, ngayon halos wala na. Anong ginawa niya? Just enjoying what he's doing. Tama po ba? Hindi ko kayo kayang bigyan ng muscumin dito kasi hindi ko mga patient. Pero dinasa may ila kasi